TikTok, Sis in Chika, ano pa, Sis in Shopping, Sis in Eating, lahat po at lalong-lalo na doon sa mga kakatapos lang mag-exercise at magluto ng tanghalian kasi malapit na tayo mag-lunch. Diba? Tama yan. Ngayong araw po, ang kasama namin, talaga exercise na rin lang kayo, ay talaga mga super duper mga sexy girls. Yan ang mga kasama namin ngayon. At syempre, yung mga sexy girls na yan, syempre pag dumadaan sila at nakikita sila ng mga lalaki, eh talaga namang sila ay hinahangaan. Ngayon, syempre, kailangan natin itanong sa kanila kung ito bang kaseksihan nila ay nagpapahamak sa kanila. Syempre, kasi hindi natin may iwasan. Pag sexy sila, may oras na nababastos sila. O may oras naman, yan, pinipituan sila ng mga boys. So sana gawin ng mga boys sa akin once in a while. Ako din. Para ma-clutter ako, di ba? Para ma-clutter. Uy, pinituhan ako ng boy. Uy, nakakainis. Parang KFC. Oo nga, kahit ako gusto ko yung ganyan, mga... Kaya nga, makakasama na. At hindi lang yung mga ganyan klaseng mga pangyayari sa kanila. At saka syempre, lumalabas silang sexy sa pelikula. Yung lumilitaw ang kanilang mga alindog dyan sa kanilang mga pelikula. Mula dyan, nagkakaroon ng mga intriga at kung ano-anong gulong etching dyan sa buhay nila. Kamustahin naman natin kung ano nangyayari sa mga ganon. Kaya kayo, huwag kayong aalis dahil magbabalik kami. Para sa akin, na sexy, maganda. Makinis. Malaman. Well, for me, sexy is beauty. That's it. Sexy kasi dapat healthy rin. Saka dapat healthy rin yung mind niya. Yun yung magiging sexy. Yun. Para sa akin, kasi feeling ko, healthy ako at yung mind ko healthy. Para sa akin, ang sexy, yung kumbaga, nakikita yun sa katawan, physical appearance. Tapos, hindi lang naman, di ba, sabi nga yung pag-sexy, hindi lang naman sa physical appearance, hindi pa-look na rin ganun. Di ba, in general na. Ito ang babaeng umagaw ng biyayang dapat sana ako ang nakasama. Ang kinaiingitan ng lahat ng babae, hindi masyadong pinagpala. I am Medel. Sana lang. Ay, gusto ko. Pinagmasdan niya. Ay, Aya, kamusta ka na? Okay lang. Tagal-tagal na natin hindi nagkita. Alam niyo po si Aya, nagsimula yan dito sa Channel 7. Yes. Sa MU. I remember sa MU. Bagong-bago lang ako noon eh. Was that your first show? Yun ang pinakauna nalabas, di ba? Ika-12 weeks ko pa lang na pag-aartista noon. Tapos nag-MU na tayo. Yan. O, unang tanong. Kasi syempre, medyo sexy tayo ngayon. Kailan ba sa palagay mo nagiging disadvantage yung pagiging sexy? Medyo hindi ka natutuwa na sexy ka masyado. Disadvantage kapag gano'n. Pag nasa trabaho ka, ang laki-laki ng advantage yun. Ang disadvantage sa pagiging sexy mo is kapag meron nang naliligaw sa'yo. Oh, bakit? Kasi pag may naliligaw na sa'yo, hindi mo alam kung ano yung gusto kung nila. Kung ano talaga diba? Ang pakay niya. Kung seryoso sila or what. Yun lang ang sa tingin ko. And meron pa, pag nasa mall ka, lahat ng mga lalaki nakatingin lang sa'yo as in hindi mukha mo tinitingnan. Mula baba, hanggang dulang. Panghuli na yung mukha mo. Oo nga pala, yung mukha din. Ganon. Nararamdaman. Actually, setback din pala yun, ano? Malungkot. Pero most of the time, happy ka naman. Di ba? Siyempre, pag may trabaho ka. Proud ka kasi, meron ka noon. At least may pagmamalaki mo na meron ka. Nawala ako noon. In fairness, meron noon. Uy, salamat, Jackie. Uy, nandun ka daw. Totoo ba, nandun ka daw nung na-accidente si Jackie. Ano ba nangyari? Ang nangyari noon, hindi ko kasama si Jackie Foster. Ang nangyari noon is, galing kami ng gimmick, nakatira ako sa Green Hills, tapos sa Santolan, on the way sa bahay ko, nakita ko, din hindi ko kagad din ito, dahil may humitong taxi. Tapos, dekretso ako, nakita ko na lang yung taxi nasa likuran ko, walang bit-bit na ano, pasyente or yung aksidente doon. Nag-U-turn ako, mabilis ako nag-U-turn. Eh, kusang pumasok sa utak ko yun. Tinulungan ko na lang kasi parang... Ano nangyari ba? May nasagasaan? Yung lalaki na sa ilalim ng gulong eh. Yung lalaki na sa ilalim ng gulong eh.
shocking din pag nakita mo yung blood na dala mo. Ever. Tapos sa sasakyan mo. Sasakyan mo siya. Oo, may tumulong na lalaki nagbuhat doon. Nandala namin sa hospital. Cardinal Santos. Tapos yung anak niya, nasilalan doon ng car. May ibang tumulong mas nauna sa amin. Siya ang pinakahuli. So, dinala na lang. Eh, good Samaritan naman pala to si Ayon. Hindi lang siya sexy. Konti. Ito, marami rin sa ilan. Well, napag-uusapan at tinatanong-tanong. Lahat ng mga, marami sa mga sexy stars ang nagparetoki daw ng katawan. Kaya sila lalo naging sexy. Ikaw ba? Ikaw ang makakasagot niya. Actually, sinagot ko na sila. Ikaw ba? Ano ba nakifeel mo? Nasabi na ba yun ever sa'yo? Eh, ano feeling mo pag sinasabi? O, hindi ho siya talaga, alam ko yan. Dahil na nagsimula siya, ganyan na ho ang kanyang ano. Ang kanyang itsura. Sige na nga. Hindi, pag may nagtatanong sa akin na gano'n, minsan, parang, ang hirap i-explain kasi pag sinabi mong no, hindi siya na maniniwala. Maniwala ang artista yan eh. Ganyan, siyempre, aminin niya ba? Pag sinabi mong yes, maniwala ako dyan. Parang ano na, hindi mo na alam kung saan ka lulugar. Bahala na kayo. Kayo na magsabi kung ano. Basta hindi. Eto, de, sexy. Sayang naman ang kaseksihan mo. Feel mo ba mag-post ng nude? Para sa mga artists. Sa Playboy? Playboy o sa mga artists na mga painters? Yeah, ginawa ko na yun. Yung naging model ako ng isang nude painting. Pero hindi talaga exposed. Kasi naka-post ko lang na ganyan. Medyo takip yung private part. Naka-cross. Pero kita, ano? Yeah, naka... Oh, yan. Pero ito hindi. No. Mga kaibigan, isang panawagan lang po sa mga lalaking mapag-asam dyan. Look! But you cannot touch, stare, but you cannot feel. Ang kay Pedro ay kay Pedro. Ang kay Aya ay kay Aya lang. Magbabalik po ang sis. At pinakamain na tayo ng ube ice cream. No, ice cream. Oo. Limang free lang po ang pwedeng maglarawan sa tunay na katangian ng isang Pilipino. Kulay, katawan, kagandahan, kaibig-ibig, at ang panglima po ay walang iba kundi si Claudia Coronel. Ayun, Claudia. Ano ba yung movie namin ni Ronnie Ricketts, kanyang asawa niya, Mano Mano 2. Okay, oo, tama. Alam mo, di ba ang dami mong pinagdaanan sa buhay mo? Na pag gumagawa ka ng drama, parang buhay na buhay yung character mo. Kasi syempre, ang dami mong pinaghuhugutan dahil ang dami mong pinagdaanan, di ba? At this point ba, hindi ka nahihirapan kasi nagko-comedy ka sa TV. Ewan ko kasi pag sa comedy naman, kasi sa totoong buhay, hindi talaga ako ganun. Tahimik lang. Siguro nahuhugot ka yan sa mga bading na nakakasama ko before. Pero tahimik ka talaga, hindi ka komikera. Kasi pag marami kayo, hindi kayong maingay na masaya. Pag walang camera, corny-corny ko nga rin magpatawa. Huwag naman. Ito na ba yung trend na sinusundan mo ngayon? Nandito ka na ba sa comedy? Gusto mo hindi siya naman, na gagawin? Hindi naman. Kung maaari sana, gusto ko yung... Pwede ako mag-drama, pwede ako mag-comedy. Versatile, oo nga naman. Maganda rin yun. Ngayon, syempreng, komedyante ka na. Nababrand ka na komedyante ka. Sa tingin mo, totoo sa'yo yung sinasabi nila na ang komedyante, komedyanteng problemada? Ako, ganun. Sa tingin nila, akala nila ay masayahin akong tao, pero madali akong umiyak, napakababo ng luha ko. Kasi nga, yung mga pinagdaanan ko siguro before, yun ang parang pumapasok parati sa isip mo. Pero pag may camera na, parang talent ko na lang siguro yun, yung malumalabas na ganyan. Yung nakakapagpatawa ka pa rin. Nakakayanan ko. Balita ko na ayaw mo na raw mag-bold pagkatapos ng live show. Hindi naman siyempre ako nagtatapos na, natapos mo ba ganun? Ayaw mo magsalita na patapos? Patapos. Pero hanggat maaari sana, iiwasan ko kasi... Kumbaga, parang nabigay ko na rin naman lahat eh. Kung gusto kong mangyari sa buhay ko, medyo baguhin ko naman. Gusto kong maging straight naman. Gusto kong ibahin, gusto kong bumalik ulit sa simpleng buhay. O kaya gusto ko na lang yung, yan, kahit anong role, wag lang mag-bold. Ano na ba to? So, hindi naman to forever. Siguro pag dumating yung pagkakataon na may magandang project, nakakailangan yan, okay. Maaari, ayoko. Kasi... Darating din ang araw na magkakapamilya tayo, kumbaga, di ba? Kailan ka pa hihinto kung lay-lay-lay mo? Di ba? Hindi mo pwede sabihin yun. Lay-lay-lay, ano? Hindi pwede sabihin yan. So, alin ang mas madali sa'yo? Magpatawa o magpaiyak?
Pareho kasi. Pag oo, oh, pero parang kanina iyak ka na eh. Iyak na din naman ng tao. Kaya madali ko yung patawanin. So madali para sa pareho. Pumapasok ko sa school ngayon, di ba? Kasi alam ko sa SFAS, finiture namin yun. Pumapasok ko sa school. Ha? Porsigido ka talaga makatapos? Oo naman. Pero ngayon, this time parang hirap na hirap ako. Kasi nga, dami kong schedule. Lalo na ngayon. Alam mo, minsan parang ganun talaga eh. Pag porsigido kang gumawa ng isang bagay, parang may bumabagabag sa kanya. Parang halimbawa, pag yung pag-aaral ko, yung gusto ko, yun naman, nabibigyan ako ng maraming trabaho. Since ngayon na sinasabi mo nga na parang nagsasabay-sabay naman lahat, darating kaya ang time na parang isang tabi mo yung career mo for your school, o syempre, mawala ka ng choice kundi yung school mo rin ang i-give up mo. Hindi ko pwedeng piliin yung school. Kumbaga, kasi breadwinner ako. Pag iniwan ko yung career ko, so anong kakainin ng mga kapatid ko? Kung sumari lang sana, mapagsabay-sabay ko kahit paano. Kahit na minsan nahihirapan ka? Oo, minsan nga nagkakasakit na ako eh. Hindi tama yun. Yeah. Oo, dapat ingatan mo rin ang sarili mo. May BF ka ba? May boyfriend ka ba? Yeah, meron. Yung okay naman siya sa lahat ng boyfriend mga ko, decision 4 mo? 4 years na kami. This September 10. 4 years na. And super understanding siya. Siyempre, nagsimula rin kami sa... Away-away. Lumaan rin sa ano. So ngayon, wala naman problema. Kumbaga, pero yung pag-stop ko sa ano, hindi naman hindi dahil sa kanya. Hindi mo decision yun dahil sa kanya. Sarili ko talaga. Decision yun. So ano mga pangarap mo? Ano pa ang mga dreams mo? Ano pa ang mga gusto mong makuha sa buhay? Wala lang, simple lang naman eh. Magkaroon ng isang magandang pamilya. Tahimik na buhay. Tahimik na buhay. Kumbaga, ang ginagawa ko ngayon sa ganyang trabaho eh, para lang makatulong sa pamilya ko. So ngayon naman, mas kaya ako nag-aaral para din naman sa sarili ko yan. Dahil naranasan ko rin naman yung daitin, ng ganyan ka lang, ang tinapos mo. Thank you very much. Kaya kung kakarihin ang kagustuhan ng Cloud, na ako, dapat lang talagang kagigil-gigil ka rin. Kasi kung hindi, share namin sa'yo. Kung maging kwanta kaya, kung maging madre ka kaya, tatanggapin ba ako? Lalabasin ka? Senador? Ayaw ko? Ayaw mo mag-senador? Wala kayo problema dun eh. Kung maging mother ka kaya? Mother? Oo. Magandang dalaga. Never mind! Huwag naman, ano? Wala akong plan. Eto lang, maging unfaithful wife kayo. Unfaithful wife? Huwag naman sana. Hindi, wala akong balak. Oo naman. Ay, mali! I know how to undress me. Let me be your fan. We are sisters. We are sisters. Pero ngayon, tapos na yon at maliwanag na po ang lahat. Literally, as in, maliwanag na ang pananaw niya sa mga bagay-bagay. She's here with us to brighten our day. Please welcome on sis, Maureen. Hello? Good morning. Good morning, Maureen. And syempre, good morning ngayon sa lahat ng dito. Ay, welcome to sis. Thank you. Teka muna, bago ko umpisaan yung mga beauty-beauty na yan. Gusto ko muna tanungin si Maureen. Kasi po, alam niya si Maureen, went through... a very big challenge in traumatic her life, traumatic experience po sa buhay niya. Nalalampasan niya, thank God. Ano ba talaga yung nangyari? Kwento mo sa amin. Nagkaroon siya ng irritation. Ang eyes mo, no? I was in Hong Kong, tapos nagkaroon siya ng bacteria na minimelt niya yung eye in just 12 hours. So, good thing na na-stop namin yun. Actually, 8 hours nga inabot ko eh. Talaga? So, konti na lang eh. Hindi na ako makakita kung naapektuhan yung pupil ko, which is yung nakakakita. This is because of the bacteria na nag-accumulate sa eye ko. Sa eye mo? Mm-mm. Because of your contact lenses? Contact lenses. Nakatulog kasi ako.
Yan, yan po yung mga naglalakas loob na matulog, na may, alam mo, marami akong mga kaibigan na dead ma lang sila na matulog with their contact lenses. Ano ba ito yung disposable ones? Hindi, soft lenses na. Soft lenses na, ano yan yung meron? Di ba may time duration ng lenses usually? Kaso ang problema ko doon, hindi ko siya nalagyan ng drops. Eh pagka hindi ko nalagyan ng drops, nagiging parang hard yung lens. So po yung mga nagko-contact lenses, naku, hindi biro, kailangan talaga, you have to put drops or clean it or pag disposable, tapon nyo na. Huwag na yung sayang-sayang because mga mata nyo po yan. I'm sure you've learned your lesson from that talaga. Yes, oo, grabe. Kaya ngayon, kahit natatamad ako or pagod na pagod ako, hindi talaga, kailangan tanggalin mo talaga kasi ngayon nagko-contact lenses pa rin ako. Kasi pwede? Malabo eh. Pwede pa rin. Kasi malabo talaga yung mata ko, so kailangan ko magsuot. Magsuot ng ano, contact lens. Ano ba, say you're artista. Siyempre, ang ano ba ang puhunan natin dyan, yung itsura din natin. Tapos, ikaw pa yung sexy star. So, all these put together, tapos sasabihin sa'yo ng doktor, eto ang nangyari sa'yo. Baka hindi ka na makakita. Ano mang naramdaman mo ng mga oras na yun? Actually, hindi yung ano eh, yung takot ang naramdaman ko nung time na yun. Kasi, inisip ko unang-una, ano kaya magiging career ko pagka hindi na ako makakakita? Oo, di ba? Yun ang pinakamabigat sa akin. Kasi I have my family to take care of. Like, I have my sister and brother. So, yun ang unang-unang kinatakot ko. After nun, after a while, nung nalaman kong hindi ako makakita, parang secondary na lang yung insulto ng mga taong sasabihin sa akin, lalo na pag sexy star ka, syempre, may mga kagalit ka dyan, hindi mo maiwasan. yun ang kinatakot ko. Pero actually, as a person lang mismo, na hindi ka makakita, ba? Hindi mo makikita ang umaga, hindi mo makikita ang hindi mo makakita mga mahal mo sa buhay, hindi ba? Actually, nga yung sinabi ko, hindi yung physical pain eh. Yung ano, yung psychological na effect sa'yo. Sa'yo na hindi ka na makakakita. Nawala. At ang masakit nun, hindi ka pwede umiyak. Hindi ka ba pwede umiyak? Disco, depressed ka rin. Hindi ka ba pwede umiyak? Hindi ka kayari yun. Hindi ka pwede umiyak kasi fresh yung eye mo. So, ma-affect siya, dalbawa walang salt. So, paano yan sa makeup sa mata? Kasi you have to put makeup eh. Mm-hmm. So, nung, ano yan? Ano na, is, how do you do it? Nung time na yun, hindi talaga ako naglalagay. Sobrang takot eh. Sobrang takot ko. So, lagi ako nakashave. Pero ngayon, pwede ka nang maglagay. Ngayon, pwede na ulit. Pati mascara. Mm-hmm. So, how do you wash your face, your eyes? Kasi po, minsan pa nag-wash tayo ng ano, di ba, kailangan maglagay ka ng cream. Para pag pumasok yung cream sa loob ng mata. Ingat na ingat lang talaga. Kailangan hindi siya mapasukan ng cream or soap. Naku, Diyos ko. Lahat ng things that we take for granted sa mukha natin, sa mata natin, doon mo marirealize kapag nangyari sa'yo ang gano'n, ano? Sobrang bilis. Sobrang bilis. Yung sa like isang ngayon, iglap lang, oo. Everything could go. Eh, eto, hindi nyo matitake ito. Ako, hindi makatarungan to eh. Balita ako, hindi ka daw nag-exercise. Hindi tama yun! Hindi! Hindi, totoo yun. Hindi talaga ako nag-exercise. Siguro talaga mabilis na yung metabolism ko. Swerte lang talaga. Matakaw ka ba? Sobra! Like, I eat rice ng morning, lunch, dinner. Pati bago ako matulog, nag-rice pa rin ako. Thank you very much, Maureen. Thank you very much. We have eyes to see at nagsusunod tayo para umitindi. Ang kwento ni Maureen ay may leksyon na gustong ituro sa atin na di natin makikita if we look at it differently. Magbabalik po si Maureen. Okay, Margarine, yun na po siya dito sa Pilipinas at surprisingly, she has learned the Pinoy lingo. Eh, nakilatis naman kaya niya ang Pinoy ego. Aba, matingnan niya. Hello, Ms. Lana Asani. Hi. How are you? I'm okay. Mabuti ka naman. Mabuti ikaw. Mabuti. Type mo ba physically ang mga Pinoy men? Physically? Medyo dark. Ang gusto mo yung medyo maitim ng konti. Ah, moreno. Konti. Moreno, pero medyo not too dark, no? Medium lang. Medium. Hindi black, ano? Tapos, tall. Gusto mo na matangkad. Tall, dark, and handsome. Tall, dark, and handsome. Eh, sa mga panliligaw, okay ka naman ba? Yung mas gusto mo ba yung Pinoy o yung mga non-Pinoys? Anong difference? Meron difference sa Pinoy or ano foreign. Kasi, ang mga Pinoy? Ang Pinoy, more ano, medyo like forward, masyadong agresibo. In medyo forward, yeah. More gentleman actually. Ah, talaga? Gentleman aggressive. For me, yeah. Kasi it's medyo bastos.
Yeah, medyo bastos. Medyo bastos. Okay. Pero ako, for me, I like that. Kasi they know how to treat a woman. Okay, basta yung mutual understanding lang. Kasi pag sinabi mutual understanding, parang walang commitment. Depende. Depende, like... Kiligan na. Puro kiligan to be. Well, kasi for me, like, for example, diba, meron like one night stand, meron fling, meron whatever, diba? So, for me, ayoko one night stand. I don't like that. Okay. Tapos, fling is medyo like one night stand, diba? Parang ganun. Parang, medyo, parang like parang one night stand. So, for me, it's okay to have a relationship but doesn't have to be serious. Kasi I'm still young and... Paano mo naman nakahandle yung machismo o yung Pinoy ego? Kasi ang Pinoy ego, ibang klase. Diba? Ayaw patalo. Diba? Paano mo nakahandle yun? Okay ba sa'yo? O parang gusto mo naman yung, hindi, kailangan medyo patalo ka lang ng konti. Yung mga ganun. It's okay. I can handle it. Does it really bother you? No, because, you know, for me, it's like, if I can see they have an ego, you know, like, I have my way how to do it, you know. To show them, to bring them down from the sky. Ba? Paano kaya yung way na yun? Matutunan niya. Okay lang ba sa'yo mga Pinoy na babaero? Diba, it's medyo bastos, pero medyo... Babaero, like, parang... There's a lot of, girls. Hindi, ayoko. Ayaw mo, gusto mo faithful. Yeah. Faithful. Actually. One woman man. Actually, yeah. Siyempre. As for me, I'm like the type, you know, it's like... For me, it's okay to have a relationship, you know, like, I let the guy do what he wants to do, what he has to do, you know. I'm not like, celosa. You're not one to cramp his style? Oh, no, hindi. Hindi ka celosa? Hindi celosa. Talaga? Depends. Of course, if I see the guy, you know, with another actually girl. Actually, flirting. Oh, flirting, of course, syempre. Kakapikon. I get mad. Yeah, I get mad. But I won't do anything there if I see him. I just do it in a different way. Would you consider marrying a Filipino? Why not? You never know. Oo naman, you never know. What is the one thing you like most about Filipino men? Yung nag-iiba nilang trait. I think it's the charm. It's the Filipino charm. It's the Filipino charm. They have something. They have something out yeah, there. You can't something. Sort of get it, pero meron, di ba? Yeah, and I think they know how to talk. And that's what do you hate most about them? Most about them, Well, cheating. Most of them do. It's true. That's I don't like. It's really true. I mean, 80% of them. And the rest is okay. Yeah. The rest is okay? Yeah. Wow. Ayan po, ha? Kung titingnan, iba-iba siya sa atin. Tall, blonde, blue eye, di ba? Blue eye ba? Hindi, yellow yung eyes eh. Yellow, but deep inside, Pinay po siya, kagaya natin. Like my sister Jelly, and like you, yun ang pinaka-importante. Thoughts on one night stand? Wag naman. Delikado. For me, ayoko one night stand. I don't like that. Next, flirting. Okay. For me, it's okay to have a relationship, but it doesn't have to be serious. Because I'm still young. And I'm not looking like for it. Next, married men. Okay lang, married men. Hindi na naman pala, pero okay lang pa. Okay lang ba sa'yo mga Pinoy na babae? Medyo bastos, pero medyo babae. Pero para a lot of men, girls. Safe sex. Oh, important yan. Would you want to have a sister? I would love to, yeah. But then again, it might be a problem. And last but not least, sister. Sister, I love it. We are sisters. We are sisters. Nila, ang lahat ng bagay kumukupas. Pero, ang ganda daw at ang kaseksihan at ang wit ay hindi kumukupas. Kagaya ni Miss Elizabeth Oropesa. Hello, Tita Orop. Hello, darling. Ang ganda. Ikaw din, ganun, di ba?
Oh, pero ikaw naman, wala ka ng kupas. Hindi, kumukupas din. Slight nga lang, medyo delayed. Pero, delayed lang ng konti. Pero okay naman. Oo naman. How are you? I'm good. I've always been good. Despite. Diba, alam mo, anong masasabi mo? Kasi parang ano, ikaw talaga ang pantasya ng bayan. Forever pantasya ng bayan. Younger, older. Alam mo, hindi ko nga alam kung mapa-flatter ako o ma-offend ako. Dahil kung minsan meron mga hindi na dapat. Hindi, dapat, di ba nakaka-flatter ngayon? Kasi parang ano, you cater to all ages. Well, yeah, I can say that. Okay din, kaya lang nakakaawa yung aking boyfriend. Nakaka-insecure for him. Di ba? Ano naman ang staying power mo? What's your secret to your staying power? Well, if you're talking about our profession, number one, siyempre kailangan professional ka. You have to come on time, you have to know your lines, you have to know the story. Staying power as sa relationship, wala ko masyadong staying power. Okay. Okay. Actually, mas mahirap yun. Pero sa beauty, strict ako sa sarili ko eh. When I start gaining weight, pag medyo tumataba ako, nagbabawas ako ng pagkain. Pero hindi ako pwedeng hindi kumakain kasi mamamatay ako, pabisana naman. Ako. Oo, kasi merong ganon. Saka masarap kumain, di ba? Oo naman, pero maraming kaya yung hindi umiit. Ako hindi pwede. Kailangan kumain ako somehow. Siyempre, kasi pangit ka rin naman pag hindi ka mawaka. Yeah. Beautiful. Siyempre, Tita Oro, alam na natin, since babalik tayo doon sa iyong pagiging pantasya ng bayan kahit sa younger men, you think there's an advantage in younger men? Ang main advantage ng younger men, energetic. Energy-wise, siyempre, mas energetic ang buckets, hindi ba? Among other things. Oo. Excuse me. Among other things. Ito po ang merienda ninyo. Jelly, ang dalas mo magbigay ng merienda. Ay, oo, mas ito. Sige ha, mag-iisip muna ako ng next cue ko, ha? Okay, sige. Ikaw naman, Tita Oro. Anong advantage mo over younger women? Sa tingin mo kung ano yung mas yung going factor mo? Yun na yun. Ako siguro, most of the time, all the women, alam na nila kung anong sasabihin nila. Alam nila kung kailan sila dapat magsalita at hindi dapat magsalita. Kasi normally when you're young, talk ka lang ng talk, hindi ba? Wala kang pakialam. Hindi ka masyadong nag-iisip. Mag-isip ka man, usually late na. Advantage talaga ng all the women yun. Experience, you think? Oo. Isang bagay pa yung... Oo. Yung andahin mo nang pinagda-learned ka na. Yes, exactly. Sabi nga nila parang wine, pagka habang tumatagal, lalong sumasarap. Pero depende rin sa klase ng wine kasi yung ibang wine nagiging suka pag matanda na. Sa mga young actors natin ngayon, meron ba doon parang may X factor sa'yo? Yung pag nakita mo, may potential. Ay, oo, marami tayo ngayon mga young actors na anti-sexy. Actually, ang dami-dami nga ngayon, 5-5. Kasi there was a time na link kayo kay Jo Marie. Saan ang galing yun? Ako, ang reaction ko dyan, mix. Minsan natatawa ako, minsan nabubwisit ako. Kasi, in a way, harmful. But at the same time, it's flattering also. Imagine si Jo Marie, para naman ako magustuhan ni Jo Marie. Ang daming, ang sexy dyan. I mean, I don't blame him if she does. But, and then, ibig sabihin, noon pa yan eh. Pusod ng dagat pa eh. Actually, part of the job din naman yan. Minsan, magugulat ka pa nga. Huwag naman kasi anak-anakan ko, parang incestuous. Hindi maganda. Is marriage still part of your plan? Plan sa buhay? Nako, nauntog na ako niyan several times. Teka, isipin. Ewan ko, parang hindi ko sure. To love again? I've never really been that in love. Talaga? Oo, hindi ko pa naranasan yung magpapakamatay ako para sa lalaki. Ay, hindi na magandang in love yung ganun. Ay, maraming ganun, ha? Marami akong kakilalang ganun. Hindi, siguro yung pagka-in love mo, your head is still on top of your shoulders. Kumbaga sa okay ka pa, hindi ka nahihilo masyado. Okay pa, hindi ko pa naranasan talaga yung grabing in love. Di ba you have a daughter who's ilan taon? She's 23, she's in Spain. 23? Yeah. Talaga? Paano kayo nag-uusap?
letters? Email or long distance? Naku, mas sumasakit ata ang ulo ko sa babayaran ko sa PLDT. Kasi tumatawag madalas, collect. Oo, close ako sa children ko eh. Palaging nagtatanong kung anong ulam, nasa Spain yun ha. Mga ganun-ganun. Ikaw ba nag-a-advise sa kanya tungkol sa mga boys o siya nag-a-advise sa'yo tungkol sa boys? Ako, tinuruan ko siya. This is what happens. Nung nagkaroon na siya ng period, sabi ko sa kanya, you better be careful. If you don't want to get pregnant, kailangan paghandaan mo yan. Ganito ang mangyayari pagka nag-more than kissing-kissing ka. Natural. Kasi nangyari sa akin, hindi tinuro ng nanay ko. Kailangan ituro ko sa anak ko. Sa tingin mo ba, may in love ka pa uli? Ano yung sa tingin mo, kai-inlaban mo talaga ng gusto? Ako? Siguro naman. Oo naman. I'm still in love now. I mean, like, I have a boyfriend now. Mm-hmm. Pero I don't know kung forever yon. So, hindi ko pwedeng sabihin hindi na ako mai-inlove kasi malay ko ba kung hanggang kailan. Kahit ba 80 anyos na ako eh. Kung magkahiwalay kami, may makita akong iba, baka mai-inlove pa rin ako. Ano sa palagi mo ang nagpapa-sexy sa babae? What is sexiness? Yung essence ng sexiness. Hindi lang yung basta well-endowed, tapos talagang gano'n ang korte ng katawan. Sa tingin mo, anong definition ng sexy talaga Janice, dapat para Janice, sa babae? Janice, Iha, you just said it. It's the essence of a woman. Hindi yung maliit na bewang at malaking dibdib. Hindi. Yung essence mo, yung the way you talk to your lover or to your children or to the people around you. The way you react every time may problema yung friend mo. That's sexy because kung kaya mong gampanan ang maraming papel sa buhay ng isang tao, sexy ka. Sa tingin mo, after all your experiences, meron ka pang bagong natutunan about men? Every day, marami kong natututunang bago tungkol sa mga lalaki. Kasi, walang taong pareho. Naman. Oo. So, nasa atin na lang yun kung pag-aaralan natin. Normally naman, matututunan mo lang yun at pag-aaksayahan mo ng panahon pag gusto mo yung tao. Kung hindi, wala lang. Sa naman ang gagaling nga, confidence ni Tita Oro? Ay, naku, malalim ang pinanggalingan niyan. Sa dami ng pinagdaanan ko, pag hindi pa ako naging confident ngayon, ay para akong gaga, hindi ba? Ang dami ko ng pinagdaanan na pinaghugutan ko ng confidence ko. What happened to me was, like, ano bang tawag doon? I learned from my lessons in life. Kaya nagiging confident ako. Wow! Thank you very much. Ayan, ha? Yan ang golden rule coming from La Oro herself. Diba? Sa dami ng natutunan, sa dami na nangyari sa kanya, pag wala naman siya natutunan, walang kwenta lahat yun. Diba? Correct. Thank you very much, Tita Oro. You're welcome. Invite ko namin ulit. Dapat lang. Tayo na kami ulit. At saka good luck sa kanya. Thank you so much. Mga saksakan pa rin po ng sexy ang makakasama namin sa pagbabalik po. Walang kupas ang isang Oropesa. Kaya naman hanggang ngayon, marami sa kanya ang nagpapantasya. Pero ito ang kanyang boto. Mga lalaking para sa kanya ay malakas ang karinyo. Too sexy for your party. Too sexy for your party. No way I'm disco dancing. I'm a model. You know what I mean. And I do. My little turn on the camera. We are sisters. We are sisters. We are sisters. We are sisters. Kung tutuusin, malayo-layo na rin ang narating niya bilang isang teen star. Naging bahagi siya ng mga hit TV shows, movies, at marunong pa po siyang kumanta. Bakit pa kaya niya tinalikuran to para sumabak sa isang mas controversial na nabuhay ang pagiging isang actress na nagpapa-sexy? Si Rica Peralejo. Hello! Hello, Rica! Straight to the point. Since you changed your image, ginawa mo ang balahibong pusa. Huling paghihintay. Tapos, pagkatapos nun, buwa ka ng isang action movie. With Robin Padilla yung Buhay Kamao. Tapos, and then, itong comedy naman ngayon. Banyo Queen. Banyo Queen.
Ano ba yan? Magpapasexy ka pa ba? Oo, yung next ko. Kaya red yung hair ko. Kaya orangey-reddish. Red-orange yung hair ko kasi yun dun sa susunod ko, sexy na naman ulit. Actually, hindi naman nawala yung sexy. Siguro, yung ano lang ng tao, hindi ako nag-bear dun sa last two ko. Kumbaga, wala akong bearing sa buhay. But I was sexy there. Yung I'm the typical na kaano. Ganun pa rin. Sa banyo queen, sexy din yung mga outfits ko, ganyan. Eh, paano yan? What can you say sa mga tao na parang hindi nila matanggap yung bagong mong image? So far, actually, nung balahibong pusa, doon ko lang na ano na, uy, okay pala. Kaya pala. Tsaka gusto naman ng mga tao. Yung mga iba nga lang, nagtatanong talaga, ba't ka nagpa-sexy, ba't ka ganyan-ganyan. Tapos, matter of a good explanation lang. Okay naman. Will you pursue your singing pa? Yeah. Ang hirap lang kasi, pag may pelikula, syempre puyat ka lahat. Ang hirap kumanta. Di ba? Parang the next day, wala ka ng boses, di ba? Wala ka ng boses in the morning, kaya hindi lang makakata masyado. Saan pa lang mga ako ngayon ng isang kanta? Oh my God! From Banyo Queen, ayan, from your soundtrack. Doon, ano lang ako, nag-rap ako, tapos walang masyadong kanta yung Tell me more. Yun lang yung part ko, ganyan. Ah, yun lang. Pero before that, yung launching ko, which is huling paghihintay, nag-revive ako doon ng ano yun? Fancy meeting you. Ay, oo nga, nasa soundtrack, nasa trailer yun. Yun! Oo nga naman. So, ito yung bago na image. Ano bang kinonsider mo bago? Ano bang kinonsider na isang artista bago siya mag-change ng image? At saka ikaw, how did you go about changing it, and did you think for a long time, or was it just parang, I want this? Oh, gusto kong ganon. Hindi naman. Hirap din, kasi like, it wasn't really the change of image eh. Parang nangyayari lang sa amin. Nag-offer sila ng balahibong pusa. When I read it, and they told me there was bearing, sabi ko, I said no kaagad. Kasi parang, hindi ko kaya. Ganon. Feeling ko, wholesome ako. Off the bat, hindi kaya. Ganon lang. Tapos, what made you decide to do it? After a few, I don't know, weeks lang yata yun. They called again, and then sabi nila, parang they tried offering it to others yata. Actually, I was in the first choice yata. And then, tumawag sila, wala na daw talaga kung pwede raw bang ako. Tapos, pinag-iisipan namin na mabuti. Eh, Viva naman has been very nice to me. Dami binibigyan na project. Sabi ko, sige, I'll do it for them. Total na, I just had to really make it sure na the people who were taking care of it are yung talaga maayos, hindi ako babastusin pagkatapos. Yun lang. Eh, paano pinipare yung sarili mo? This is the first time you're going to do anything this sexy, correct, no? I mean, iba yung sexy. Ito you had to bear. Mm-hmm. How did you prepare mentally and physically para sa sitwasyon na, syempre, naligo ka. syempre, nag-toothbrush lahat. Nagpa-wax lahat. Para sa ganun, linis, syempre, everything, ganyan. Pero before that pa, when I said yes, nilagay ko na, kinondisyon ko na yung utak ko, pag dumating yung araw na yon, hindi ko iisipin. Ganun. Kasi parang feeling ko, the more naisipin ko, the more na it will get to me, tapos bigla na makakabahan. Baka mami, hindi mo magawa ng maganda. Yun, maging raw. So I treated it as like, one of the shooting days lang. Ganun. Eto, tanong ko, napaka-diverse ng looks ng mga na-link sa yung guys. Una si Red Sternberg. Si Bojo. Tapos ngayon si Bernard. Ano ba yan? Iba-iba ba talaga ang taste mo? O confused lang? Or as you mature, nag-iiba ang gusto mo? Ano ba yun? Kasi sa akin, wala akong isang tipo lang ng lalaki. Kahit sabihin mong ideal man, wala akong maisagot. Diverse ang ano mo? Iba-iba. Ang akin kasi, hindi sa gusto kong mag-try ng iba-iba. It's just that, syempre, kung sino, whoever comes along, malay mo, yun yung napupusuan ko at the moment, ganyan. Saan mag-click? Oo. Kasi importante, hindi yan sa looks or anything eh. Baka naman sa utak or minsan sa humor, like with Red. Pareho kaming funny, yung gano'n, tawa lang kami ng tawa, gano'n. Tapos with Bojo? With Bojo, during the time that he came, was I needed someone na talaga na parang to love. Alam mo yung parang yung puso mo, sobrang dami ng love na dapat mag-explode na siya. Kailangan mo na ng boyfriend. Si Bernard? Si Bernard, kinulit ako. Kulit na kulit pala si Bernard. Kulit niya, grabe. Ano naman yung ugali mo or trait na hindi mo talaga maalis? Kahit na ano ka na ngayon? Ako?
woman, ano ba, woman, ilan taon ka na ba? 20. 20, oo nga. Hindi, oh, kaya woman. Lang woman yung, ano na, siyempre yung mga roles ko. Oo. Ano, wala, talagang sobrang kikay pa rin ako. Yung talagang, oo. Ang hirap tanggalin kapag ganun ka talaga. Correct. Parang feeling ko, kahit may anak na ako, ganun pa rin ako makipag-usap. Pinang mo na lang ako. Kaya nga, di ba? At a chismis, chismis. Okay. Na-confront mo na ba? Sabi nila, parang in an interview, you said something like, iko-confront mo yung taong nagsabi na you're smoking, marijuana, yung chismis about that. Yeah. Na-confront mo na ba siya? No, I didn't say na iko-confront ko siya. But I told them kung sino man sila to come up to me and tell me what really happened. Kasi I know that it's not true. I did not do it. Hindi ko alam ba't nila sinabi yun. So yun lang yung sabi ko na parang kung gusto nila, lumapit sila sa akin. Bigyan nila ako ng proof. Na talagang oo, ginawa ko yun. Uy, sabi nila, ayong pinaka-ayong maraw na trait mo ay hindi ka fighter. Ah, oo, yun. Kailan yung last na na-feel mo na? Bakit alam niyo? Oo, nalagi ka na lang daw, iiyak na lang sa isang tabi, sa dilim. Ang ganda, sinasabi. Kailan nangyari yun? Last time na nangyari na talagang medyo naiyak-iyak ka at nagpaka-lonely ka, oh. Kailan ba? Siguro yung ano, yung nagka-issue nga ng drugs na yan. Kasi nga, di ba, I know some people who said things about me. And these people were really close to me. So parang sa akin, na parang, ay, nagulat ako na, ay, kala ko ba walang showbizan? Parang walang plastikan. Bakit nagkaganon? So, at sakit. Na-hurt. Yun, na-hurt ako. Siyak na ako ng iyak. Yung ano sabihin? Sino? Di sa matang. Juana! Juana, baka mamaya mapatawag na naman ako nito. Wag na. Ito, last question. Kasabay ng pagbabago mo ng image, nabago mo ba ang pagiging, yun nga, passive mo? Yung, I think, it's not the pagbabago ng image. Siguro yung mga dumadating lang sa buhay ko, yun yung nabago sa akin. Parang, naging stronger ako, tapos, somehow, I fought for myself doon sa last na intriga. Parang, na-sabi ko yung gusto ko. Lalaban na si Rika. Lumaban na ako nung huli. Dapat pero, naman! Oo nga eh, kasi ganun ako eh. Yung parang, sige, iiyak ko na lang lahat, tapos tapos na. Tapos makikim-kim ko na lang sa loob ko. Actually, masakit pa sana. Oo, masakit pa. So ngayon, dapat lalaban. Lalaban na si Rika! Lalaban na si Rika! Sana! Make or break po ang pagpapalit ng image ng isang artista, pwedeng makatulong yun, o pwede rin namang mas lalo pa siyang makasira. Sa case ni Rika Peralejo, so far, so very good! Magbabalik po ang cheer! O, hindi ko muna naka-IV. Maraming nagkakandara pa sa kanyang kagandahan. Pero para kay Rika Peralejo, eto ang pitong lalaking para sa kanya ay sexy. Yan. Wow! Alam mo, hindi ko lang na-realize na ang kaseksihan pala talaga ng babae ay hindi lang sa panlabas, hindi lang sa ganung body, pero sa aura. Sabi nga nila, oropesa. The essence of a woman makes you sexy. Ayan. Kaya nga sinasabi, malaboti man ang soft drinks ng katawan mo, kung mas tama naman ang pag-uugali mo, edi wala niyong mangyayari. Tama! Tama talaga yun. Hindi effect yun eh! Oo. That's why, dapat po tayo, basta confident tayo sa sarili natin. Alam natin na tamang ginagawa natin. Meron tayong pwedeng sabihin, may alaman ito. Sexy tayo! Oo! Kaya, papanoorin niyo uli ang mga sexy seals, ang mga makakapal na sexy six, six. Everyday ha, everyday. Papanoorin niyo ang sis! Sis would like to thank the following: Bambi Fuentes Hair and Makeup Studio, Salon de Manila, Raymond Isaac of Portfolio Photography Studio Incorporated, Janilyn Shoes, Mossimo, FNH Folded and Hung, Under the Sea Pet Shop, BR Shoe Enterprises, Wayless Center, Human, Adidas, Chloe for iWork, and Optiworks. Ay, ano? Kailangan payat ka.
Toro, balik tayo. Nabi ko pa rin. Mamadali kami, lakad na siya. FC ko nga, mas nakilatis na natin si, ha? Pretty natin, pretty white. Ay, mali!